Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beanstings at ito ang Season 2 ng How to Go series. So sa video na ito, pag-uusapan natin on how to go to the Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu sa San Mateo, Rizal, Part 1. Buhay sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So sa video na ito, tutulungan ko kayong mga relihiyoso, mga relihiyosa, at yung mga mahihilig mag-pilgrimage kung paano makapunta sa simbahan ng San Mateo. Dahil taga-south tayo, sa south tayo magsisimula. Pero yung mga taga-north, east, at west ay pwede ring sundan ang video na ito. Paalala ko lang, commute lang ang ating gagawin at hindi tayo gagamit ng private vehicle. Para sa ganoon, inclusive tayo, lahat ay pwedeng makapunta sa simbahang ito, may sasakyan man o wala. Kaya muli, public transportation lang ang ating mode of transportation. Ito nga pala ang part 1 ng How to Go to the Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu ng San Mateo, Rizal. At special din ang video na ito. Bakit? Ito ang unang How to Go episode ko na sa probinsya tayo pupunta. Simula noong 2023, puro sa Metro Manila lang ang mga simbahan na binibigyan natin ng How to Go episode. Most likely na sa NCR. So, special ang video na ito dahil first time na magkaroon tayo ng How to Go episode na sa probinsya tayo pupunta. This will set a milestone on the How to Go series. Kaya sa susunod, malay mo puro sa probinsya na ang mapupuntahan nating simbahan para magawan pa natin sila ng mga How to Go episodes. Bago tayo pumunta sa direction time, magbibigay lang ako ng kaunting impormasyon tungkol sa Nuestra Señora de Aranzazu. Ang kapistahan ng Nuestra Señora de Aranzazu ay gunugunita tuwing September 9 o sa Ingles, September 9. The feast day of the Virgin Mary is celebrated every September 9 with much solemnity and joy for the people. The people also carry her image in procession and people are waving their white handkerchief while singing the famous song for Nuestra Señora de Aranzazu entitled Pamimintuho sa Birhen ng Aranzazu. Kilala rin ang San Mateo sa mga kakanin nito. Kaya every September 9, kasabay rin ito ang kakanin festival nila. Na kung saan nagsushowcase sila ng iba't ibang kakanin na delicacy sa San Mateo. At dagdagan ko lang, alam nyo ba na isa lang ang simbahan na dedicated kay Nuestra Señora de Aranzazu? Ganun ka-unique ang simbahan ng San Mateo, kaya siya dinadagsa ng lahat dahil dito mo lang talaga makikita ang Birhen ng Aranzazu at dito ka lang makakakita ng simbahan para sa Birhen ng Aranzazu. Beanstings, may tanong ako. Ang Our Lady of Aranzazu o ang Nuestra Señora de Aranzazu de San Mateo ba ay isang canonically crowned image of Mary dito sa Pilipinas? Ang sagot dyan, yes! Ang Nuestra Señora de Aranzazu ng San Mateo ay nabigyan ng canonical coronation noong May 31, 2017. The much-awaited day on May 31, 2017, the Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary and the original Feast of the Queenship of Mary in the Tridentine calendar. She was canonically crowned in the presence of thousands of devotees from all over the country in attendance and was simultaneously viewed online through livestream for her devotees around the world. Dahil sabi ko nga ito lang ang Our Lady of Aranzazu sa buong Pilipinas, kaya nung May 31, 2017, dinagsa naman talaga ang bayan ng San Mateo upang masaksihan nila ang makasaysayang pontifical coronation para sa mahal na Birhen ng Aranzazu. Napakaganda ng mahal na Birhen na ito, kaya minahal niya ang mga Pilipino, kaya nabigyan din siya ng canonical coronation dahil ginagrant niya ang mga prayers ng kanyang mga deboto. Ngayon na ibahagi ko na ang mga impormasyon tungkol sa Nuestra Señora de Aranzazu, ibibigay ko naman sa inyo ang mga mahahalagang petsa kung kailan magandang pumunta sa simbahan ng Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu. Ang unang petsa na pwede mong puntahan ang simbahan na ito ay ang kapistahan ng Nuestra Señora de Aranzazu na ginugunita tuwing September 9 o September 9 sa Ingles.
Dito mo makikita ang totoong debosyon para sa Aranzazu at kung gaano kasaya ang kapistahan ng San Mateo. Kapag gusto mo makakuha ng panyong ito at yung mga headband na ganito, umaten ka sa fiesta ng Aranzazu. Actually, sa background ko, this is a bandana of Our Lady of Aranzazu. Ito yung unang bandana na nakuha ko ng Aranzazu. Nakuha ko to nung IGMP 2022. Ang ikalawang petsa naman na pwede mong puntahan ay ang kanyang canonical coronation anniversary. So sa May 31, ang kanyang canonical coronation anniversary, kaya pumunta ka para masaksihan mo ang misa para sa canonical coronation anniversary at minsan nagkakaroon sila ng reenactment ng koronasyon. At syempre, pumunta rin tayo sa kapistahan ni San Mateo Apostol na ginugunita tuwing September 21. At inaanyayahan ko rin kayo na pumunta sa simbahan na ito every second Saturday of the month. Kasi tuwing second Saturday of the month, nagkakaroon sila ng beso manto, ang damit na nakadikit sa mahal na Birhen ng Aranzazu. At marami pang events ang Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu sa San Mateo. Kaya para patuloy kang nakatutok sa kanilang announcement at activities, i-follow mo sila sa kanilang mga social media pages. Ang mga social media pages naman nila ay nasa description below. Pwede mo silang bisitahin para makita mo kung kailan magandang pumunta sa simbahan na ito, ano mga aktibidad ng simbahan na ito, at marami pang iba. At syempre, huwag niyong kakalimutan na umaten ng Sunday Mass sa Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu. Sunday Masses are the highest form of prayer. Kaya don't lose that chance at magsimba tayo ng Sunday Mass sa simbahan na ito. That's enough information. Pumunta naman tayo sa Direction Time. Ang una mong gagawin para makapunta sa simbahan na ito ay sumakay ng bus na biyaheng Ayala MRT. Dahil taga South tayo, sasakay tayo ng bus na biyaheng Ayala MRT. Ang pamasahe mula Pasita hanggang Ayala ay 77 pesos. At kung saan ka naman nakatira, tandaan nyo na pumunta kayo sa pinakamalapit na MRT 3 station. Kasi kailangan nating pumunta sa MRT 3 Araneta Cubao Station. Pero kapag malapit naman kayo sa LRT2, pumunta kayo sa pinakamalapit nyong LRT2 stations. Pero going back muna tayo sa ating direction from south. Ngayon, pagdating ng bus sa Ayala o pag sinabi ng konduktor ay nasa Ayala na, bumaba ka na ng bus. Pagbaba mo ng bus ay maglakad ka lang sa footbridge papunta sa MRT3 Ayala Station. Pagpunta mo sa MRT3 Ayala Station ay bumili ka lang ng ticket papuntang MRT3 Araneta Cubao Station. Ang pamasahe mula MRT3 Ayala Station hanggang MRT3 Araneta Cubao Station ay 20 pesos. Pag sa MRT3 Ayala Station ka sumakay, sa kaliwa ang papunta ng platform. Pagkatapos, tandaan nyo na sa northbound kayo pupunta dahil ang MRT3 Ayala Station ay nasa south at ang MRT3 Araneta Cubao Station ay nasa north, kaya papunta tayo sa norte. Kaya northbound ang pupuntahan ninyo. Hintayin nyo lang dumating ang tren at kapag dumating na ito, sakyan nyo na ang tren. Pagdating mo sa MRT3 Araneta Cubao Station ay bumaba ka na. Paglabas mo sa MRT3 Araneta Cubao Station, sa iyong kaliwa ay makikita mo ay isang entrance ng mall. Ang mall na ito ay ang Araneta City Mall. Pumasok ka sa mall na ito dahil kailangan nating lumipat papunta sa LRT2 Araneta Cubao Station. So, kakababa lang natin mula sa Araneta Cubao Station ng MRT3. So, dito tayo nag-exit. Ngayon ay ang susunod na gagawin natin ay papasok tayo sa Araneta City Mall na ito na kung saan kailangan nating lumipat mula LRT2. So, mula MRT3, lilipat tayo ng LRT2. Kaya paglabas mo ng MRT3 station, Araneta Cubao, kumaliwa ka at pumasok ka sa mall. Pagpasok mo sa mall, gamitin mo lang ang mall para makapunta sa LRT2 Araneta Cubao Station. Meron namang mga directories sa mga pader at mga signages para mag-guide kayo kung saan ang papunta ng LRT2 Araneta Cubao Station. Presko naman to dahil mall naman ang dadaanan o yung lalakaran mo, kaya hindi siya hassle. Pagdating mo sa LRT2 Araneta Cubao
Station, bumili ka lang ng ticket na biyaheng LRT2 Marikina Pasig Station. Ang pamasahe ng LRT2 Araneta Cubao Station papuntang LRT2 Marikina Pasig Station ay 25 pesos. Paalala ko lang para sa mga first time mag-LRT dyan. Pagpasok mo sa LRT2 Araneta Cubao Station, may dalawang hagdan kang makikita. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Yung nasa kanan ang aakyatan nyo dahil ito ang papuntang Antipolo. Kaya sa mga first time pumunta ng LRT2 o gumamit ng LRT2 at pupunta kayo ng Marikina Pasig galing Araneta Cubao, ay sa kanan kayo pupunta. Dahil yung nasa kanan yung papuntang platform para makapunta sa LRT2 Marikina Pasig Station. Pag dumating na ang tren, ay sakyan na ang tren na ito. Palatandaan, hindi ka naman maliligaw o lalagpas sa estasyon mo dahil kada pintuan ng bagon ay meron namang listahan ng mga ruta ng LRT2. At inaanunsyo rin ito kung anong estasyon na ang napupuntahan mo. Kaya hindi ka pwedeng lalagpas o maliligaw. Pagdating mo sa LRT2 Marikina Pasig Station, ay bumaba ka na ng tren. Paglabas mo sa estasyon ng LRT2 Marikina Pasig Station, lakad ka ng diretso at kumanan ka. Bumaba ka sa estasyon sa kanan. Ngayon, hindi ka sa kaliwa pupunta dahil papunta yun sa Robinson Metro East at hindi doon yung sakayan papuntang San Mateo. Ulit, kapag labas mo sa estasyon, bumaba ka ng estasyon sa kanan at may hagdan naman doon pababa. So, nandito tayo ngayon sa exit ng LRT2 Marikina Pasig Station. So, ito yung exit ng Marikina Pasig Station. Ngayon, pag exit mo ay dito ka pumunta. Dalawa kasi exit nito, is meron dito sa kaliwa, meron dito sa kanan. So sa kanan po kayo pupunta dahil kailangan natin pumunta sa kabilang kalsada. Hindi tayo pupunta sa may Robinson. Sa kabilang kalsada po tayo pupunta, which is yung exit dito. Kasi doon po yung mga sakayan ng jeep na papuntang Montalban. Yung biyaheng Montalban na yon ay dadaan ng San Mateo sa Rizal. Kaya muli, from here sa exit na ito, dito kayo pumunta sa exit dito sa may kanan. Pagbaba mo sa hagdan, ang dapat makikita mo ay isang poste. Poste ito ng LRT2 Marikina Pasig Station. At kapag nilakad mo ng diretso, may makikita kang waiting shed at yung amber. Kapag yun ang nababaan mo, tama ang binabaan mo. Ngayon, pagbaba mo ay maglakad ka lang ng padiretso. Lakad ka lang, malalagpasan mo yung amber. Pagkatapos, meron kang makikitang footbridge. Kapag malapit ka na sa footbridge na ito, ay kumaliwa ka na. Ang isang palatandaan din dito ay yung Inco. So, lalagpasan mo yung amber. Pagkatapos pagdating mo sa Inco, ay kumaliwa ka na. Basta pag nakita mo yung footbridge, ay kumaliwa ka na. Pagkaliwa mo, ay maglakad ka ng padiretso. So, pumunta ka na lang sa tapat ng China Bank katabi ng Cebuana. Kasi kailangan nating pumunta sa Land Bank. So, galing tayo rito sa may ambers. Pag diretso nyo galing ambers, ay kumaliwa lang kayo at makikita nyo tong area na ito. Ayan. Ang susunod nyo namang gagawin, kita nyo yung mga jeep na ito. Diyan po kayo pupunta dahil yan yung mga biyaheng Montalban. Sakay lang kayo sa isa sa mga jeep dyan kung biyaheng Montalban. Basta tanungin nyo yung driver kung dadaan ba ito ng plaza. Kasi yun ang kailangan nating sakyan. So para makapunta dyan, pwede naman po kayong tumawid dito. Mag-ingat lang kayo sa pagtawid o gumamit ng footbridge na ito. Kaya muli, kailangan nyo lang ulit sumakay sa mga jeep na yan, biyaheng Montalban, at tanungin nyo kung dadaan ba ito ng plaza. Ngayon, kapag nandito ka na sa China Bank at sa Cebuana, ay tumawid ka na. Ingat lang tayo sa pagtawid, mga kapatid. Kailangan nating pumunta sa Land Bank na ito dahil yung nasa gilid niya ay terminal ng jeep. Ang terminal ng jeep na ito ay may mga biyaheng Montalban o Montalban Highway. Ang mga biyaheng Montalban kasi ay dadaan sa San Mateo, Rizal. Ngayon, kapag ang biyahe ng jeep ay Montalban o Montalban Highway, ay sakyan nyo na ang jeep na ito at sabihin nyo sa driver na sa plaza ng San Mateo kayo ibaba. Meron namang konduktor doon sa terminal ng jeep, pwede mo siyang itanungin kung dadaan ba ang mga biyaheng Montalban sa plaza ng San Mateo, Rizal. Kapag sagot nila ay oo, ay sakyan nyo na ang jeep na ito. Ang pamasahe mula Marcos Highway hanggang plaza ng San Mateo ay 35 pesos. Pero sa modern jeep to. So pwedeng mas mababa kapag traditional jeep ang sinakyan ninyo. Paalala ko ulit, ang biyahe na ito
ay may kahabaan from Marcos Highway to Plaza ng San Mateo. Ang isa pang palatandaan ko kapag malapit na ako sa Plaza ng San Mateo ay may madadaanan kang sementeryo. Kaliwat kanan mo makikita yan dahil yung buong dadaanan mo ay sementeryo. Kapag nakita nyo na yung sementeryo na ito ay malapit ka na. Pagkatapos meron kang makikitang KFC sa kanan mo plus Jollibee sa kaliwa mo ay napakalapit mo na. Pwede mo naman ding sabihin sa driver na sa Plaza ng San Mateo ka ibaba or sa munisipyo ng San Mateo ka ibaba para makasigurado ka talaga. Ngayon, pag nakita mo na ang Lola Nenos sa iyong kanan, katabi niya ay Domino's, Watson's at marami pang establishmento. Kapag nakita mo na ito, ay bumaba ka na. Actually, ang jeep na sinakyan mo ay kakanan mismo sa may Lola Nenos. Kapag kumanan na ito, ay bumaba ka na. So nandito tayo ngayon sa bayan ng San Mateo. So kapag ang biyahe mo is yung pa-plaza, ito yung area kung saan ka ibababa. Ayan, may Watson's, Jollibee. Pero ang pinakapalatandaan ko dito ay yung Lola Nenas. Lahat ng mga jeep na sinakyan nyo ay kakanan dito. Kaya pag nakita nyo na yung Lola Nenas, at nakita nyo na itong area na ito, at kumanan na yung jeep dito, yung mga biyahe Montalban, ay bumaba ka na. Muli, ito yung itsura kung saan ka bababa. Pagbaba mo naman dito, ay lakarin mo lang ng diretso at ay actually ayun na po ang Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu. Kaya konting lakad na lang yan at makakapunta ka na sa simbahan. So yung areyang binabaan mo, ito yung likod ng munisipyo ng San Mateo Rizal. Sa binabaan mo actually, matatanaw mo na ang simbahan ng Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu. Kaya para makapunta rito, tumawid ka lang sa kabilang kalsada at lakarin mo papunta sa simbahan. Paglakad mo ng diretso ay makakapunta ka na sa Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu sa San Mateo Rizal. So ganun lang para makapunta sa Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu sa San Mateo, Rizal Province. So dito na nga nagtatapos ang video na ito. Remember to watch our travel guide on YouTube for the fullest details of the directions. Mag-subscribe lang kayo sa aming YouTube channel na Beanstings dahil dito namin pinopost ang fullest details ng mga directions kung paano makapunta sa iba't ibang simbahan sa Pilipinas. Meron pa tayong dalawang social media pages. Ito ang TikTok at ang Instagram. I-follow nyo kami sa aming TikTok channel na @Beanstings. Dito namin pinopost ang mga portrait perspective ng mga highlights at ng mga travel guide. Dito rin kami nagpo-post ng extra activities na ginagawa natin sa iba't ibang simbahan. Kaya i-follow nyo kami sa aming TikTok channel na @Beanstings. Meron din tayong Instagram account na kung saan dito natin pinopost ang mga picture perspective naman ng iba't ibang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria. Kaya kung gusto nyo makakita ng mga magagandang litrato ng piyesta at ng simbahan ng mga Mahal na Birheng Maria, i-follow nyo kami sa aming Instagram account na _beanstings. At ngayon, tapos na ang part 1 ng How to Go to the Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu sa San Mateo, Rizal. Again, this is the first episode ng How to Go series na sa probinsya tayo pumunta, kaya this will set a milestone on the How to Go series na pumunta pa sa mas malayo upang mas marami pa ang makaalam at makapunta sa mga simbahan na ito. Sa muli, maraming salamat sa panonood nyo sa video na ito at sana makapunta kayo sa simbahan ng Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu sa San Mateo, Rizal. Ave, ave! Viva la Virgen! Viva!